nagtitiwala naman si Senador Laila De Lima na mayroon naman ng kasunduan para tumistigo laban sa kanya si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Si Marcelino ang dating PIDEA Intel Officer na inaresto noong January 2016 matapos maabutan sa isang imbakan ng Cebu sa Maynila. Dahon na ng iginit ni Marcelino na Intel Operations ang kanyang ginagawa nang maabutan siya ng mga otoridad. Kahapon ay inilabas ng DOJ ang desisyon na nagbabaligtad sa nauna na nitong resolusyon na kasuhan si Marcelino ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dahil dito, pinalaya si Marcelino mula sa Camp Aguinaldo Custodial Center sa Quezon City sa pag-arap naman ni De Lima kanina sa Quezon City Regional Trial Court para sa pagdinig ng kasong disobedience sa summons laban sa kanya. Sinabi ng senadora na posibleng may nakipagkasundo na kay Marcelino para idiin ang senadora sa kalakalan ng illegal na droga. The deal has been struck. Mag-testify din siya against me. Not sayang, sayang. I thought he's a man of honor. I thought he's mag-ibigan, malapang. But I hope I'm wrong. Despite the pressure, hindi pa din siya magpapagamit. Talay din ang ginaman ng abogado ni Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino na pinalaya ang kanyang kliyente kapalit ng pagtestigo laban kay Senadora Laila De Lima and kay Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Handa si Marcelino sakaling ipatawag siya para ilahad ang kanyang nalalaman. Samantala, ang PNP Drug Enforcement Group dismayado sa desisyong pakawalan si Marcelino at ang kasama nitong inaresto na si Yan Ishu. Magsisilbihan nilang dangerous precedent ang desisyon ng DOJ dahil ibig sabihin daw nito pwede nang walang prior coordination sa PIDEA ang sinumang anti-drug operative. Gagawin daw ng PNP DEG ang lahat para mabaligtad ang desisyon ng DOJ.